Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa manaming banal, dumudulog kami sa iyo sa pagkakataon. Aming dinadakila ka sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Maliban sa iyo ay wala nang iba. Panginoon, pangunahan mo po ang aming programa sa Family Prayer and Devotion ngayong gabi. At nawa, marapatin mo ang bawat isa sa amin sa iyong harapan. At maging sa mga pagpapala na maaari mong ibahagi sa amin sa pamamagitan ng programang ito, lalo na sa pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Ikaw po, O Diyos, ang kumilos at gumawa upang ang aming programang ito ay maging makabuluhan. Ingatan mo po ang bawat isa, ang buong programa, maging ang lahat po naming mga kagamitang ginagamit sa gawaing ito. Amin pong pinagkakatiwala, O Diyos, sa iyo ang lahat. Ikaw po ang magbigay ng protection sa bawat isa. Pinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang amin pong buong gawain sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa isa na namang pagkakataon ay pinagkaloob sa atin sa biyaawa ng Panginoon. Tayo po ay makapagpatuloy sa ating gawain at lalo na na makapag-aral tayo ng kanyang banal na salita. Ang atin pong tatalakayin ay bahagi ng ating pagiging tagapangasiwa ng buhay. Kaya ang ating paksa sa gabing ito ay ang responsibilidad para sa katotohanan. Ang tagapangasiwa ay taglay ang responsibilidad para sa lahat ng nahayag na katotohanan. So mayroon tayong responsibilidad bilang tagapangasiwa ng buhay. Ang talata ay sa 1 Korinto 4, talatang 2. Gayon din naman, kinakailangan na ang sinuman sa mga tagapangasiwa ay matagpuang matapat. Walang ganap na katotohanan ang sabi ng secular theorist. Gawin mo lamang kung ano sa pakiramdam mo ang tama. Maraming tao po ganun ang pilosopiya. Hindi sila naniniwala sa ganap na katotohanan. So ang sinusunod nila ay ang damdamin. Kung ano yung nararamdaman nila para sa kanila, yun ang tama. Ngunit ang Diyos ang may akda ng katotohanan at ito ay ganap. So ang katotohanan ng Diyos ay ganap, lubos, dalisay at tiyak, hindi nababago. Niloob ng Diyos na ihayag sa atin ang katotohanan. Kung tanggihan natin ang katotohanan ng Diyos, wala tayong magawa kundi tanggapin ang mapanirang pagpapahalaga at estilo ng pamumuhay. Kung wala ka sa katotohanan ng Diyos, kung sinusunod mo lang ang iyong damdamin, ay wala kang magawa kundi ang pagpapahalaga mo ay hindi base sa tama na ninanais ng Panginoon, walang gabay ng Diyos. At kung wala kang tamang pagpapahalaga, ang estilo ng pamumuhay mo ay hindi rin tama. Kaya iyon ay mapanira. Ang pangangasiwa ng buhay ay kasama ang responsibilidad para sa nahayag na katotohanan. Iyon, sa lahat ng nahayag na katotohanan. Kailangan natin maunawaan ang origin nito. Kaya una, ganap na katotohanan. So mayroon tayo ditong talata, John 14:6. Na dito makita natin ang sabi ng ating Panginoon, siya ang daan, katotohanan at buhay. So ang Diyos mismo ang katotohanan. Katotohanan. At Diyos ang may akda ng katotohanan. Siya ang may akda. Makita natin sa 2 Pedro, Kabanatang 1, talatang 21. Ito po ang patungol sa inspiration ng written word of God. At ganun din sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang Diyos ang may akda ng katotohanan. Kaya mayroon tayong Biblia dahil ibinigay ng Panginoon. Ngunit,
Kung ano lang ang nais ng Diyos na malaman natin, yun lang ang inihayag niya. Yung kailangan lang na malaman ng tao, yun ang inihayag ng Diyos. At mayroon siyang mga bagay na hindi inihahayag. Katulad sa Matthew 24:36, nasabi ng talata, ngunit patungkol sa araw at sa oras na iyon, ay walang sinumang nakakaalam kahit ang mga anghel sa kalangitan, kundi ang aking Ama lamang. Yun po ay patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi niloob ng Diyos na ito ay ipalam sa atin ang tiyak na panahon. Ito ay nasa Kanya lamang dahil mayroong layunin ang Diyos kung bakit ito ay hindi niya inihayag. Hindi lamang ito, kundi may marami pang bagay na hindi inihayag ng Diyos sa atin sapagat hindi kailangan. Ang tatlong uri o anyo ng mga pahayag, andyan ang natural revelation, ito yung nature, kalikasan. At nandyan ang supernatural written revelation, yun yung Bible. And incarnate revelation, si Jesus Christ. At ang tatlong mga uri na ito ng pahayag ay nangangailangan ng ating pagkilos bilang bahagi ng ating pangangasiwa ng buhay. So mayroon tayong tugon sa mga pahayag na ito. Una, truth in nature, katotohanan sa kalikasan. Yan po yung unang anyo ng pahayag. No, katotohanan sa kalikasan. Yun ang creation. So, natural revelation. Tumutukoy sa mga bagay na pangkaraniwang maintindihan. So, ito ay madaling intindihin ng tao kasi natural lamang. Dagdag sa mga bagay na nilikha ng Diyos ay ang kanyang patuloy na pagkilos at paggawa sa kalikasan at kasaysayan. O, yung ang mga nilikha ng Panginoon, yun ang natural revelation. At bukod sa kanyang paglikha, ay nandyan pa rin ang kanyang patuloy na pagkilos at paggawa sa kalikasan at kasaysayan. Yan pong sabi sa Acts chapter 14, 15 to 17. At sa chapter 17, 26 to 28. Na dito po sa ating Bible ay saglit ko po basahin ang Acts 17, 26 to 28. Ito ay patungkol sa paglikha ng Diyos sa tao. Ginawa niya mula sa isang dugo ang lahat ng bansa ng mga tao upang manahan sa ibabaw ng buong lupa na kanyang tinukoy at itinakda ng una pang kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang pananahanan upang hanapin nila ang Panginoon at kanilang masumpungan kung sakaling siya ay hanapin nila, bagaman siya ay hindi malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa pamamagitan niya tayo ay nabubuhay, nakakakilos at mayroong pagkatao, gaya rin ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, dahil tayo rin naman ay kanyang mga anak. So mga anak tayo sa creation ng Panginoon, likha niya, hindi lang yung mga kalikasan, kundi pati human being. Tayo ay likha ng Panginoon na sinasabi dito ay sa pamamagitan niya tayo ay nabubuhay. Kaya nabubuhay tayo dahil sa pag-sustain ng Panginoon, nandyan siya gumagawa, nandyan siya kumikilos at ang sabi pa dito, nakakakilos tayo dahil sa Kanya at mayroong pagkatao. Kaya ang Diyos ang may control ng lahat. Kung bakit tayo ay nabubuhay, dahil pinapayagan tayo ng Diyos mabuhay at nakakakilos tayo dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Kaya siya ang nagsusustain. So nandyan makita natin ang ating Panginoon bilang aktibo sa creation, hindi lang sa tao kundi sa mga kalikasan, sa nature, sa creation. At nandyan ang budhi ng tao sa Romans chapter 2, 15 or 14 to 15.
na ang sabi dito, talatang 14 at 15, sapagkat kapag ang mga hintil na walang kautusan ay gumagawa ayon sa kalikasan sa mga bagay na nasa kautusan, sila na walang kautusan, ang mga ito ay nagiging kautusan sa kanilang sarili. So ang kautusan ay ibinigay lamang sa mga Hudyo. Kaya sa mga hintil, walang kautusan. Ngunit ang sabi ng Biblia, kung sila ay gumagawa ayon sa kalikasan. Kung sila ay gumagawa na hindi nila sinasalungat ang batas ng kalikasan, sinasabi dito, ang mga bagay na nasa kautusan, sila na walang kautusan, ang mga ito ay nagiging kautusan sa kanilang sarili. Ang mga ito ang nagpapakita ng gawa ng kautusan na nakasulat sa kanilang mga puso na pinatutuhanan din ng kanilang budhi at ang isipan ng bawat isa ay umuusig o kaya ang nagtatanggol sa kanila. So, makita natin dito kasama sa natural revelation, nandyan yung budhi ng tao, yung konsensya. At yun po ay, dahil sa konsensya ng tao, ay naiisip niya, ibig sabihin ay nandyan nagpapahayag ang Diyos na mayroong Diyos. Sa Psalm 19, 1-4, saglit ko pong basahin, Psalm chapter 19, 1-4. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluhalatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. O dito po sa Psalm 19, 1-4, sa una dito, anong bahagi ng kalawakan ang nagdideklara ng kaluwalhatian ng Diyos? So makita natin ang kalangitan, no? The heaven declare the glory of God. At gaano kalawak ang kanilang pagdeklara ng kaluwalhatian ng Diyos? No? Sa buong kalawakan at sa buong sangkalupaan ay idinideklara. Ang ibig sabihin, ito ay nagpapakita. Bagamat walang salita, ngunit nalalaman na mayroong Diyos na lumika ng langit at ng lupa. Kaya ang sabi sa talatang 4, ang kanilang pangungusap ay lumalaganap sa buong lupa at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. So, bagamat hindi nagsasalita, ngunit nangungusap na mayroong Diyos na lumikha. Kaya ano ang idinideklara ng kalikasan patungkol sa Diyos? Na ang Diyos ang tagapaglikha ng lahat. Ano ang mayroon sa tao na nagsasabi sa kanila kung sila'y nakagawa ng mali? Kaya makita natin ito sa Roma, Kabanatang 2, talatang 14 at 15. Anong mayroon sa tao na nagsasabi kung sila'y nakagawa ng mali? Ang kanilang budhi o konsensya. Ang kalikasan ay naghahayag ng kaluwalhatian at karunungan ng Diyos, itong creation. Habang inoobserbahan ng tao ang kalikasan, ay kanyang mapag-isip-isip ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay nariyan. At siya ay may pananagutan sa Diyos. Kaya kung obserbahan ng tao at ma-realize niya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, nandyan ang Diyos. Pinatutuhanan ng kalikasan, ng creation, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. At lahat ng tao ay mayroong pananagutan sa Diyos. Ang ibig sabihin, dahil sa kalikasan na nagpapatutuo patungkol sa Diyos na makapangyarihan at may karunungan sa paglikha. Kung ang tao ay hindi niya
bigyan ng pagpapahalaga o walang pananampalataya sa Diyos, ang tao ay mayroong pananagutan. Ang kanyang budhi ay nagpapatutuo sa katotohanan ito. Ang natural na pahayag ay kasama ang banal na kautosang nasulat sa puso ng tao. Yun sa Roma 2, talatang 15. So kasama sa natural revelation, ang budhi ng tao, no? Yung banal na kautosang nasulat sa puso ng tao. Sa kabila ng totoo na ang bawat hindi mananampalataya sa Diyos ay walang excuse. Yun po ang totoo. Bawat hindi mananampalataya sa Diyos, walang excuse. Sa Roma 1, talatang 20, dahil simula pa sa paglikha ng sanlibutan, ang mga bagay na hindi nakikita mula sa Diyos ay malinaw na nakikita at nauunawaan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kahit ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang maidahilan. Kaya yung hindi nakakita, hindi nakikitang bagay, ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit ang kanyang gawa, ay malinaw na nakikita at nauunawaan dahil sa kanyang kapangyarihan at karunungan. Kaya kahit ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, no, ay nandyan, nakikita sa kanyang gawa, kaya ang tao ay walang maidahilan. Ang kalikasan ay hindi sapat sa pagpaliwanag ng kaligtasan. Bagamat nandyan ang pahayag ng Diyos, na nandyan siya na Diyos sa pamagitan ng sanlilikha, ngunit ang kalikasan ay hindi sapat upang ipaliwanag ang patungkol sa kaligtasan. Kaya sa ganitong punto na tayong mga Kristiyano ay inatasang magpatutuo. Dahil bagamat ang kalikasan ay nagsasalita patungkol sa Diyos, ngunit hindi sapat ang kalikasan upang maligtas ang tao. Kaya tayong mga Kristiyano ay inaatasan na magpatutuo. Kaya nandyan ang Acts 1:8, na tayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagdating ng banal na Espiritu. Yun po yung sinabi ni Jesus nung unang panahon, nung hindi pa siya nakaakyat sa langit sa kanyang mga alagad. O, tatanggapin, pagbaba ng banal na Espiritu ay tatanggap sila ng kapangyarihan dahil magkaroon sila ng banal na Espiritu. At sila ay maging patutuo sa Panginoon, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa nakadulong bahagi ng lupa. At nandyan ang Romans 10:15 na sinasabi, ayon sa nasusulat, anong ganda ng mga paa nila na nagpapahayag ng ebanghelyo ng kapayapaan at sa kanila na mga nagpapahayag ng ebanghelyo ng mabuting bagay. Kaya yun po ang katotohanan ng ebanghelyo. Ay tayo ang inaatasan na ito ay ibahagi. Ang ating paging tagapangasiwa ng katotohanan ay kasama ang pagbabahagi ng ebanghelyo. O dahil steward tayo ng Diyos, maging sa mga katotohanan, ibahagi ang ebanghelyo. Ito po yung mahalagang utos ng Panginoon sa bawat mananampalataya sa Iglesia. Dadako tayo sa pangalawa, truth in writing. So, katotohanan sa kasulatan, ito po ang Biblia. Sapagkat ang kalikasan ay hindi lubos na maipakilala ang Diyos, ang Diyos ay nagpahayag ng katotohanan sa mga kasulatan. Iso sa Biblia. Sa 1 Thessalonians 2:13, dahil dito, kami rin ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na inyong narinig mula sa amin, ito ay hindi ninyo tinanggap na salita ng mga tao, kundi bilang totoong salita ng Diyos na siya rin gumagawa sa inyo ng mga sumampalataya. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonika. Yung kanyang pasasalamat sa Diyos, no?
dahil ang ebanghelyo ay hindi nila tinanggap bilang salita ng tao, kundi no, na totoong salita ng Diyos. Dahil ang totoong salita ng Diyos, yun po ang gumagawa sa mga sumampalataya. Kaya mahalaga, no, na talagang salita ng Diyos ang ating tinanggap, hindi salita ng tao. So sa panahong ito, mula pa noon, marami pong salita ng tao lamang ang tinanggap ng maraming tao, no? Mga panghihikayat, no? Sumanib kayo dito sa aming grupo sapagkat kayo ay makapalangit. Yung mga ganong pananalita, hmm? Sumama kayo dito sa amin, nakikita naman ninyo ang laki ng aming building, ang dami ng aming membro, ang yaman ng aming simbahan. Kayon ay panghikayat, no? Galing sa salita ng tao lamang. So maraming mga tao ang nadala dahil sa mapanghikayat na salita ng tao, ngunit yun ay walang katuturan, walang katotohanan, walang kapangyarihan sa buhay, no? Na magkaroon ng kaligtasan at pagbabago. Kaya ganito na lang sa salamat ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa Tesalonika, sapagkat ang tinanggap nila ay tunay na salita ng Diyos na kanilang narinig mula sa kanila ni Apostol Pablo na nangaral. Ito ay hindi ninyo tinanggap na salita ng mga tao, kundi bilang totoong salita ng Diyos na siya rin gumagawa sa inyo na mga sumampalataya. Yun po, ang salita ng Diyos ay gumagawa talaga sa buhay ng tao. So pagkakaroon ng bagong buhay, pagkakaroon ng panibagong pamumuhay dahil sa katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos ay mayroong kapangyarihan sa kaligtasan at pagbabagong buhay ng tao. Okay, so letter A dito, ang kasulatan ay salita ng Diyos, hindi ng tao. Yun po ang Biblia. Ang Biblia, ito ay salita ng Diyos, hindi ng tao. Marami pa rin tao hindi naniniwala sa Biblia. Ang original writing talaga, yun ang inspired. Pagamat ang Biblia, ang salita ng Diyos, sa huling panahon ay talagang sinisikap din ng kalaban na sirain. Ngunit ayon po mismo sa salita ng Diyos ay ang kanyang salita ay mananatili. Sa letter B, pinasalamatan ni Pablo na ito ay kanilang tinanggap. So purihin ang Panginoon sa bawat tumatanggap ng kanyang salita, ating ipinangangaral ng mga tagapagpatutuo ng Diyos at mga misyonero. Sa letter C, ito ay gumagawang epektibo sa bawat nakinig at sumampalataya sa ikaliligtas. Ito po talaga ang Biblia, ang katotohanan. Ito ang binhi na hindi nasisira, na kapag tinanggap ng tao sa pamagitan ng pakikinig at pagkatuto na humahantong sa totoong pananampalataya at sa ikaliligtas. So ito po ang katotohanan na dapat nating ibinabahagi sa iba. Sa ikalawang Pedro, kabanatang isa, talatang 21, sapagkat ang kasulatan ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang sila ay ginabayan ng banal na Espiritu. Ito po yung divine inspiration sa salita ng Diyos. Kung ating pansinin, ang kasulatan, itong Biblia na mayroong 66 books, 39 sa Old Testament at 27 sa New Testament. Ito ang Biblia, kasulatan. Hindi ito dumating sa pamagitan ng kalooban ng tao. Bagamat mayroong pinili ang Diyos na mga tao upang isulat ito. So, sinasabi dito, ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita o sumulat habang sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu. So, ito yung divine inspiration ng Word of God, na may taong ginamit ang Diyos, sumulat, ngunit sa kanilang pagsulat ay nandyan ang gabay ng banal na
Espiritu, kaya ang resulta nito, ang Biblia ay naisulat na walang mali. Ito yung original writing na tinutukoy. Panahon ngayon natin, ang Biblia natin, marami ng pinakailaman ng tao. Kaya hindi po yun ang original o inspired. Ngunit ang unang sulat talaga, yun ang inspired Word of God. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi na kapag kipanginabang yung ating Bible sa ngayon. Dahil nandyan pa rin ang Panginoon at ang Banal na Espiritu na ginagamit para sa buhay ng tao. So ang Biblia ay naisulat na walang mali, divine inspiration, ito ay tinatawag God breath. So ang ibig sabihin, ang Biblia ay Word of God. So makita natin 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? So ang Biblia ay kapaki-pakinabang sa tao. Ang Biblia ay naghahayag ng pagiging makasalanan ng tao at ang ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So naghahayag din ng pagiging makasalanan ng tao at hinahayag ang plano ng Diyos sa pagliligtas. Kaya ang mensahe ng Biblia ay nakasentro kay Hesukristo. Sa John 20 verse 31 ay sinasabi, "Subalit ang mga ito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan." Kaya ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo sa kanyang pangalan. Kaya isinulat ang Biblia upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya kay Kristo na anak ng Diyos. Si Kristo ang sentro ng banal na kasulatan. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ito ay may otoridad gaya rin ng otoridad ng Diyos. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, kaya mayroong otoridad, gaya ng otoridad ng Diyos. Tayo bilang tagapangasiwa ng isinulat na salita ng Diyos ay may responsibilidad na ipasakop ang ating kaisipan, pagpapahalaga, asal at pamumuhay sa kalooban ng Diyos na nahahayag sa Biblia. Ito po ay mahalaga dahil tagapangasiwa tayo ng naisulat na salita ng Diyos. Rapat na magpasakop tayo ang ating isip, pagpapahalaga, asal, pamumuhay. Pasakop natin sa kalooban ng Diyos sapagkat ito ay nahahayag sa pamamagitan ng naisulat na kasulatan ang Biblia. Pangatlo, truth and person, katotohanan sa persona. Yun ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay hindi lamang nagpahayag ng kanyang sarili sa kalikasan at kasulatan, kundi maging sa kanyang bugtong na anak, si Hesukristo. Paano makilala ng tao ang Diyos? Sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang taong habang nabubuhay sa lupa ang nakakita sa Diyos sa kanyang buong kaluwalhatian. Ang sabi sa John 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa piling ng Ama ang siyang naghayag sa kanya. Ganun pa man, si Hesukristo ay nagkatawang tao upang ihayag ang Ama sa sangkatauhan. Ang makita natin sa aklat ng Hebrews, Hebrews chapter 1:1-3. At ito po ang sinasabi, Hebrews chapter 1:1-3. Ang Diyos pagkatapos nagsalita nung una sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Iyon sa panahon ng Lumang Tipan ay ginamit ng Diyos ang mga propeta. Sa talatang 2 ay nagsalita nitong mga huling araw sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na kanyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay nilikha ang sansinukob. So sa panahon ng bagong tipan, pagdating ng ating Panginoong Kristo, ay inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng anak, ang Panginoong Hesukristo. Talatang 3, at nasa pamamagitan din niya ay nilikha ang sansinukob.
at siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Ama at ang ganap na larawan ng pagkadiyos ng Ama na siya ring humahawak ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang gawin ang paglilinis ng ating mga kasalanan, ay umupo siya sa bahaging kanan ng kataas-taasang kamahalan sa kaitaasan. Ito po ang sinasabi ng Hebreos 4 sa ating Panginoong Kristo bilang kapahayagan ng Ama. Sa talatang 2, mula sa unang pagparito ni Jesus, ang Diyos ay nagsalita ng mensahe ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang anak. O sa Luke chapter 2, verse 10, ito po yung sinasabi, huwag kayong matakot. Narito, ipinapahayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan na darating sa lahat ng tao. So ito ay anunsyo ng anghel sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Eh ito ay mensahe ng Diyos patungkol sa katubusan at ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito yung unang pagparito ni Kristo, yung kanyang incarnation. O sa makatuwid, ang Diyos ay gumagawa ng gawain sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya si Hesus Kristo nung siya ay simula na nagkatawang tao ay talagang lahat ng kanyang ginawa dito sa lupa ay gawain ng Ama. Kaya wala siyang sariling kalooban na pinairal, kundi lahat ay kalooban ng Ama. Ipinasakop niya ang kanyang buong sarili sa kalooban ng Ama at ang kanyang ginawa ay gawain ng Ama dahil siya ay kapahayagan ng Ama dito sa lupa. Kaya si Kristo ay espesyal na kapahayagan ng Diyos kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa ng Diyos. Si Kristo ang gumagawa ng gawain ng Ama. Dahil kay Kristo, ang Diyos ay nag-i-expect sa atin. Dahil nandyan ang kapahayagan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at ang gawain ng Diyos, kaya ang Diyos ay nag-i-expect sa tao. Dahil lahat ay ginagawa ng Diyos, lahat ay pinapahayag ng Diyos, ay ini-expect ng Diyos sa tao ang tamang pagtugon. Dapat makilala ng mga tao kung sino si Kristo at ano ang ating gagawin. Ano ang ating gagawin? Gawain nating ipakilala si Kristo bilang kapahayagan ng Diyos at siyang gumagawa ng gawain ng Diyos para sa katubusan at kaligtasan ng tao. Talatang 3, si Kristo ang eksaktong kapahayagan ng Diyos ng pagka-Diyos. Si Kristo ay bukod-tangi kaysa lahat ng mga tao. Siya ang tumpak na larawan ng likas at buod ng Diyos. Kaya sa Juan 14, talatang 9, yan po makita natin, ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo. At sa John 17:5 ay sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako ngayon kasama ng iyong sarili nang kaluwalhati ang taglay ko na kasama ka bago palikhain ang sanlibutan. Makita natin si Kristo ay bago pa man likhain ang mundo, mayroon na siyang kaluwalhatian kasama ng Ama at Espiritu. Sa Colossians 1:15, siya ang wangis ng Diyos na hindi nakikita ang panganay sa lahat ng nilikha. Kaya ang Diyos Ama ay kailanman ay hindi nakita sa buong buhay ng tao dito sa mundo, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi ni Kristo ay, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Sa Colossians 2:9, sapagkat nananahan sa Kanya, sa Kanyang katawan, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. So, sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay nasa katawang tao dito sa lupa, ang sabi ng talata, nananahan sa Kanya ang Kanyang katawan, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Dahil hindi lamang siya tao, kundi siya ay Diyos. Maraming tao ang maaring maging instrumento ng Diyos, ngunit walang maaring maging kapantay ng Diyos sa layunin at gawain. Yun lang po talaga ang Panginoong Kristo.
ang nakagawa ng layunin ng Diyos, no, at gawain ng Diyos na hindi magawa ng sinuman sa atin. Sa katatayuan, si Jesus ay walang hanggan, napakalayo kung ihambing sa kaninuman. Okay, so pangalawa, mga saligan o batayan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay authority, no? Activator at anchor para sa paraan ng ating pagtatag ng ating buhay. So number one, bilang authority, ang Biblia ay maaasahang gabay sa buhay. Biblia, ating maasang gabay sa buhay. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito ay mapapakinabangan, ang sabi, no, ang kasulatan. Mapapakinabangan una sa doktrina o pagtuturo. Yun po ay kung ano ang tama. 'Yun tinuturo ng Biblia kung ano ang tama, at nandiyan din mapakinabangan sa pagsaway. Kung ano ang hindi tama, sinasaway tayo ng Biblia. Sa pagtutuwid, kung paano magiging tama, at sa pagsasanay sa katuwiran, kung paano manatili sa tama. Yun po ang nagagawa ng Biblia sa buhay natin. Ang Kristiyano na nag-aaral ng Biblia at ipinamumuhay ang natututunan ay lalago sa kabanalan at maiiwasan ang maraming mga patibong sa mundong ito. So maraming patibong sa mundong ito, maraming bitag, mapanganib, delikado, mga mananampalataya ay sa anumang oras ay maaaring babagsak o mabibigo sa patibong ng mundong ito. Kaya mahalaga ang katotohanan ng Biblia, no? Na tayo ay dapat nag-aaral at natututo sa ikalalago sa kabanalan upang maiwasan ang mga panganib sa mundong ito. Sa Revelation chapter 1, no? Verse 3 ay napakaganda po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Revelation chapter 1 verse 3, no? Saglit ko pong basahin Revelation chapter 1 verse 3. Ito pa ay napakahalagang talata na sinasabi, pinagpala siya na nagbabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at sila na tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So malapit na ang panahon, kaya talagang mapanganib na ang ating mundo. Ngunit pinagpala ang nagbabasa at nakikinig sa mga salita ng pahayag, sila na tumutupad sa mga bagay na nakasulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. O, yun po ang Biblia. Biblia ay inihanda tayo sa paglilingkod. Yun po ay sa 2 Timothy 3:17. So bukod sa authority, activator. Ang Biblia rin ay instrumento ng banal na espiritu upang tayo ay gawing aktibo, upang gawin ang nakalulugod sa Diyos. So ito yung tumutulong sa atin, nag-a-activate sa atin. Ito yung instrumento ng banal na espiritu. Kailangan tayo nakakapakinig, no? Natututo upang ang banal na espiritu ay makagawa sa ating buhay. At tayo ay pasisiglahin, tayo ay activate, tayo ay maging maalab sa Panginoon, maging masigasig upang gawin natin, no, ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Kaya sa Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, makapangyarihan. Sa Ephesians 6:17, ito ay sinasabi ni Apostle Pablong helmet ng kaligtasan at tabak ng Espiritu. Nakakatalos, ang sabi sa Hebrews 4:12. Nakakatalos, discerner. Ibig sabihin, maaasahang kritiko ng ating buhay. Kung mayroon pang magaling na kritiko ng ating buhay, ay ang Biblia, salita ng Diyos. Kaya inihambing ito ni James sa salamin. No? Sa James 1:22-25,
Kapag tayo ay humarap sa salamin, nakikita natin ang ating sarili. Nakikita natin. Kaya lagi tayo nananalamin dahil chinichick natin kung ano yung mga, kung may mga marumi dyan sa ating muka, sa ating sarili. At kung hindi maayos ang ating sarili, kaya tayo nananalamin. Kaya ang Biblia ay tulad ng salamin na inihahayag niya kung ano yung marurumi sa ating buhay, kung ano yung dapat ayusin. Kapag nakita natin ang ating kondisyon, ay responsibilidad natin ang umaksyon. Kaya hinahayag ng Biblia ang kondisyon ng ating sarili at responsibilidad natin aksyonan, hindi natin pababayaan. Number 3, anchor. No? Ang Biblia rin ay aklat ng pagpapalakas loob sa atin. Ito yung nag-i-encourage sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya anchor. No? Tulad ng angkla na sumusuporta sa sakyang pandagat. Ganon din ang Biblia na sumusuporta sa pagpapatibay ng ating buhay. Ang sasakyang pandagat kasi kung walang angkla yon, walang anchor ay matatangay ng alon, mapapadpad kung saan saan. Kaya ang angkor yun yung nagsusuporta upang hindi siya mapapadpad kung saan saan, kundi nananatili sa lugar. At ganun ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pang hindi tayo mapadpad kung saan saan, kundi manatili tayo sa tamang katatayuan. Ang kanyang pangako ay naghihikayat sa atin ng na magpatuloy sa kabila ng anumang sirkumstansya sa ating buhay at na tayo ay magpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nandyan ang mga pangako ng Diyos kung minsan tayo po ay nasa kondisyon na minsan nadadown tayo spiritually o maraming problema sa buhay, nandyan ang panlulupaypay. Ngunit ang mga pangako ng Diyos ay pwede nating panghawakan na magpapatibay sa atin. Yun yung ating angkor. Sa anumang sirkumstansya sa buhay at yun ay makakatulong din sa atin na patuloy tayo magtitiwala sa Panginoon. May time na ang Kristiyano ay gustong mag-give up, ngunit ang Biblia ang makakatulong sa atin. So hanggang dito po ang ating lesson. Purihin ang Panginoon sa mga katotohanan ng kanyang salita. Yung kapahayagan ng Diyos ay sapat upang ang tao ay walang maidahilan o walang excuse. At tayo rin ay may responsibilidad bilang tagapangasiwa ng katotohanan ng Diyos. May responsibilidad tayo para sa ating sarili at maging para sa ibang tao, lalo na sa mga taong hindi pa nakasumpong ng katotohanan. At bagamat mayroong kalikasan na nagdideklara, kailan pa rin ang tagapagpatutuo tulad ng bawat mga Kristiyano. Purihin ang Diyos, tayo manalangin. Salamat Panginoon sa salita mo na aming natalakay sa oras na ito. Salamat sa mga katotohanan o Diyos na napakahalaga sa aming buhay, na aming maunawaan upang sa ganun nakikita namin ang aming kalalagayang nararapat at ganun din Panginoon kami ay tumugon sapagkat responsibilidad namin o Diyos sa aming buhay at maging sa buhay ng aming kapwa mananampalataya at ibang mga tao na wala pa sa katotohanan. E, o Diyos, patibayin mo kami sa mga katotohanan at patuloy mo kami bigyan ng kasigasigan upang ma-activate ang aming sarili upang ihayag namin, O Diyos, ang mga katotohanan ng iyong salita na kinakailangan ng ibang mga tao. Purihin katlulhatiin sa pagkakataong ito. Salamat sa mga itinuturo mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.